it's very easy naman to find the truth eh. Kung talagang itong mga sinasabi natin mga batigang reporters, journalists, kung gusto nila malaman kung ano ito to, madaling malaman naman eh. Pero syempre, kung ang purpose is yung pangiintriga, then it doesn't matter kung ano yung totoo. And but at some point, no, kailangan talaga tumigil and I think these people have to also be reprimanded, no. Kailangan may consequences din yung ano. May batas tayo eh. Binasag na nina Dapitan City Mayor Bullet Halusjos at dating Quezon City Representative Bong Suntay ang kanilang pananahimik ngayong nakakaladkad sila sa isyu ng hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque. Kasunod kasi ng confirmation ng breakup ng dalawa noong February 11, ay ang paglitaw ng malisyosong chismis na ang ugat umano nun ay dahil may mga politikong gay benefactors daw itong si Dom. Kabilang pa sa lumabas na espekulasyon na ibinahay umano ng isang politician si Dominic dahil nakatira umano ito sa kondo na pagmamay-ari ng nasabing politiko, habang ang isa naman daw ay nagbigay sa kanya ng gasoline station. Sa gitna ng lahat ng ito, lumutang ang mga pangalan ni na Mayor Bullet Halusjos at Congressman Bong Suntay na mga kaibigan din ni Dominic bilang kanya raw mga benefactors. Kabilang sila sa grupo ng mga motorcycle riders na kinabibilangan din nina Kuya Kim Atienza, Dingdong Dantes, at Richard Gutierrez. Gumawa ito ng ingay sa social media kahit na wala namang kumpirmasyon ang isyung ito. At para matigil na ang mga malisyosong akusasyon at pagdududa sa kanilang pagkalalaki, nagsalita na sina Halusjos at Suntay tungkol sa isyu. Naganap ito noong February 19 sa YouTube channel ng journalist na si Jay Ruiz. Ayon sa panayam kay Mayor Bullet, totoong sa kondo niya raw nakatira si Dominic pero hindi umano iyon libre dahil nagbabayad ang binata ng renta. Noon pa man daw kasi ay pinaparentahan na niya iyon at natigil lang dahil sa COVID pandemic. Yung kondo, totoo akin talaga yun. I had it for quite some time, congressman pa lang ako. Pre-selling pa lang nakuha ko yan. Ginawa ko siyang Airbnb, but because of the pandemic pinagbawalan kami, open ito for Airbnb, paliwanag niya. Pumayag lang daw siya na rentahan iyon ni Dominic dahil wala rin naman daw gumagamit nun. Siyempre, as a friend, barkada, Dom asked me if I want to have it rented. Eh hindi ko naman ginagamit kasi I stay in Dapitan City now and I live in Alabang. Siyempre, ipaparent natin sa barkada natin for a good price, anya. Si Dominic nga raw ang gumastos para ipaayos ang unit niya, kaya naman binigyan niya ito ng discount. Presyong kaibigan, kumbaga. Usually, a unit like mine, siguro, 100,000 plus ang renta. Back then ha. Pero ang usapan namin ni Dom, 50% lang provided na ayusin niya. So, inayos niya lahat, pagbabahagi ni Mayor Bullet. Yung pinakita niya sa video, totoo yun. Inayos niya from the ground up. Sabi ko, sige, wala akong gagawin ha. Kasi sira-sira na rin siya, itumutuklap na yung sahig, yung mga tiles. Sige, ayusin mo, he went on, halos wala na akong gastos. And at the same time, kumikita pa ako ng konti. Biro pa niya, dahil sa issue, sana naman daw ay tumaas ang renta ng unit niya kapag umalis na doon si Dominic. He's been staying there for almost 3 years, matagal na rin, eh ngayon na, yun nga, sinakyan pa nila ang issue. Sana naman mas mataas na yung renta pagkatapos iwanan ni Dom yung unit no, natatawang sabi niya. Nagpakita rin siya ng katibayang nagbabayad nga ng renta si Dom. Pinapabayad ko sa kanya, hindi ko pinahiram. Hindi ko rin siya binahay ha. To clarify lang ha, mariing sabi ni Mayor Bullet. Baka kasi. Nowadays sensitive na ako mga usapang ganyan, ipati damit ko kailangang hindi pwede mag-pink. Nothing against LGBTQ. Magkakaibigan tayong lahat pero hindi talaga ako ano, sad pa niya. Nagpahaging din ang isa sa tape heads sa mga taong nagkakalat ng maling impormasyon sa internet laban sa kanya. Natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay na. Eh sana naman itong mga nagkakalat that are claiming that mga batikang journalist, sana naman ingat-ingat din, tila pakiusap niya. They have the responsibility to the people. Dapat fact-finding, hindi yung nalaman nilang nasa pangalan ko yung kondo sasabihin nila sugar daddy na ako bigla diba? Hindi ba pwedeng ni-rent? Hindi ba pwedeng binibenta, punto pa ng alkalde? There's so many ano, tumalon ka agad, eh ang problema dun sinakyan, ginagaslight nila yung issue.
Naawa raw sila sa kaibigan nila na dinurog ng mga malisyosong fake news kung kaya't nagbabalak umano siyang gumawa ng legal na hakbang laban sa mga nagkakalat ng mga mapanirang akusasyon dito. And naawa rin kami kay Dom. Siyempre, affected na nga yung tao sa breakup, ililink pa kami sa kanya. So kami, pinagtatawanan lang talaga namin yung issue, sabi ni Mayor Bullet. But at some point, kailangan tumigil, and I think these people also have to be reprimanded. Kailangang may consequences din, may batas tayo, diin niya. Ganito rin ang sentimiento ni Congressman Bong Suntay ng Clean Fuel Company na na-issue namang nagbigay daw ng gasoline station sa dating aktor. It's very easy to find the truth. Eh kung itong sinasabi nating mga batikang reporter, journalists, kung gusto nila malaman kung ano ang totoo, madaling-madaling malaman naman eh, katwiran niya. Pero siyempre, kung ang purpose ang pang-intriga, then it doesn't matter kung ano ang totoo, patama ng dating congressman. Naikwento rin niya sa interview kung paano napunta si Dominic sa company niya bilang ambassador. Si Dom, from being a friend, mahilig sa motor, nangangarera yan, iparang si Mayor Bullet, nangangarera yan ng motorsiklo dati. Because mahilig din si Dom sa motorsports, noong nagkaroon ang kumpanya ko, ang Clean Fuel, ng team, ang Formula V, yung predecessor ng Voice Cup, I decided to form a team doon sa karera na yan, pagre-recall ni Congressman Bong. Kinailangan ko ng celebrity driver. Kasi ang ano niyan, meron kaming professional driver, kumuha rin kami ng celebrity driver, pagpapatuloy niya. Siyempre, sino pa ba ang kukunin ko? Eh di kukunin ko na ang kaibigan ko to drive for us. Si Dominic ang naging celebrity driver. Kasunod daw noon ay saka pa lang niya kinontrata si Dominic bilang celebrity ambassador ng Clean Fuel. And then from then on, dahil mabait si Dom, ginawa ko na rin siyang brand ambassador ng Clean Fuel. Hindi lang ngayon yan. Kung talagang magre-research lang, makikita nila na as early as 5 years ago talagang brand ambassador na si Dominic, he shared. Ang nakakagulat nga, ang pinost pa nilang picture, yung contract signing namin ni Dom na kinukuha siyang endorser. Pero naman wala rin katotohanan na binigyan ko siya ng gasolinahan, paglilinaw niya. Paliwanag pa ng dating kongresista, present sa mga ribbon cutting si Dominic Roque, kapag nagbubukas sila ng mga bagong gas stations dahil parte umano yon ng trabaho nito bilang brand ambassador.